Una sa lahat. Nagmistulang ilog ang iba't ibang kalsada sa Dubai kasunod ng malalakas na pag-ulan. Halos lumubog na sa tubig ang mga maliliit na sasakyan. Apektado rin ang operasyon ng mga paliparan at tren. Pati ang ilan nating kababayan, stranded. Ang iba pang detalye ng balitang yan, maya-maya lang. Live mula sa himpilan ng News 5, simulan na ang balitaan dito sa Frontline Pilipinas. Magandang gabi, Pilipinas! Ika-17 araw ng Abril taong 2024. Kasamang buong pwersa ng News 5. Narito na mga po, Frontline na balita. Supply ng kuryente sa gitna ng matinding init ng panahon, manipis na naman. Luzon at Visayas Grid, nasa yellow alert ulit. Sa sobrang init, taxi driver sa Maynila, nawala ng malay at bumangga sa poste. Fire volunteer, patay sa pagresponde sa sulog sa San Juan. May 150 pamilya, nawala naman ng tirahan. Sa Calapan City, Oriental Mindoro naman, SUV na nakapark sa isang mall, biglang lumiyab. Mga driver ng light electric vehicles, gaya ng e-bike at e-trike na dumaraan sa mga pangunahing kalsada kahit bawal, sinimulan ng pagmultahin. Ilan sa mga sasakyan na impound din. PBA player na nasita sa EDSA busway, nagtangkaw mo ng manuhol ayon sa mga enforcer. Sanggol sa Bukidnon, pinagsasaksak at pinatay ng sariling ama. Itinuturong motibo ng krimen, selos sa third party ng asawa. Sa Camarines Sur, 18-anyos na babae, natagpo ang patay sa ilog at binangambang kinahasa pa. 5-time NBA champion Derek Fisher, game na magturo sa mga aspiring Pinoy basketball players sa Mandaluyong. At sa frontline showbiz, B-pop powerhouse SP19 at American singer na si Max Schneider, may pasabok na collab. Patay ang isang fire volunteer na rumisponde sa sunog sa San Juan City kahapon. Nadaganan siya ng gumuhong debris mula sa isang nasunog na bahay. Nasa frontline ang balitang yan, si Ian Suyu. Nilamon ng malaking apoy ang magkakadikit na mga bahay na ito sa Barangay Batis, San Juan City, pasado alas 5 ng hapon kahapon. Karamihan sa mga bahay gawa sa light materials kaya mabilis kumalat ang sunog. Tulong-tulong naman ng mga bumbero na apulahin ang sunog dahil oil depot ang katabi nito. Kwento ni Ana na isa sa mga nasunugan, halos sa katapat lang ng bahay nila nagsimula ang apoy. Nakita ko may sumisigaw na may usok. Hindi ako nakalingon sa paglabas namin ng pinto. Nandoon pala mismo sa amin hilira ng fourth floor ang sunog. Nahirapan ng mga bumbero na bombahin ng tubig ang mga nasusunog na bahay dahil hindi makapasok ang fire truck sa lugar. Tumagal ng 2 oras ang pag-apula sa sunog. Pero habang palabas ang grupo ng mga bumbero, bumagsak ang bahagi ng isang nasunog na bahay. Nadaganan nito ang 25-anyos na fire volunteer na si Casper Kenneth Oliver. Pinagtulungan ng mga kasama niya na alisin si Oliver sa guho. Sinugod pa siya sa ospital, pero binawian din ng buhay kalaunan. Nabagsakan po siya ng flooring ng nanggaling po sa second floor ng bahay. May isang bahay doon na gumuho. So nangyari yung pagguho habang umaatras na yung mga bumbero natin kasi nag-iimbake na kasi fire out na siya. Ang isa sa mga kasama ni Oliver, nakarinig daw ng malakas na pagbagsak. Nagulat na lang daw sila nang makitang naipit ang kasamahang fire volunteer. Habang nasa loob kami, magkakasama kami lahat. May 2 bahay pa kasi na nasusunog sa loob. Pagtabid namin ng 2nd bahay, doon na namin narinig yung pagkulaps ng isang buong bahay. So pag-iikot namin, nalaman namin na may natrap pala na isang kasama namin. Sakit po para sa amin. Lalo na ang tagal ng pinagsamahan namin.
Emosyonal naman ang mga kaanak ni Oliver sa kanyang sinapit kapalit ang kanyang kabayanihan. 4 na taong fire volunteer daw ang biktima. Siyempre masakit alaga namin yan eh. Sa amin lumaki yan eh. Kaya nakakalungkot nga eh. Very dedicated po yan. Doon pa nga natutulog lagi ang headquarters nila eh. Sa yung fire volunteer na headquarters na doon siya natutulog lagi. No? Magpapaabot ng tulong ang BFP-NCR sa pamilya ni Oliver. Mahigit 150 pamilya naman ang naapektuhan sa sunog. Kasalukuyan silang nananatili sa San Juan Gym at iba pang evacuation site sa lungsod. Inihahanda na raw ng San Juan LGU ang tulong pinansyal para sa mga nasunugan. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Balot pa rin ang makapal na usok ang isang dump site kung saan sumiklab ang sunog sa Talisay, Cebu. Isa sa nakikitang mitsyal ang sunog kaya napakainit na panahon. Nasa frontline ang balitang yan, si John Aroa. Mula sa malayo pa lang, kita na ang makapal at maitim na usok mula sa nasunog na dump site sa Barangay Tapul sa Talisay, Cebu. Paglapit sa lugar, halos zero visibility. Sa tindi ng usok, may mga residenteng nahihirapang huminga. No, sir, hindi makahinga. Tapos yung mga bata, kawawa dito yung mga bata kasi yung usok, ano, makadamage ng katawan. Hirap na hirap, sir. Tapos walang hanap buhay. 200 residente ang apektado ng nangyaring sunog. Ayon sa Bureau of Fire Protection, delikado sa kalusugan ang usok na nagmumula sa dump site. Hindi natin alam yung ano-ano yung basura nandun. Tapos pag nasunog, yung usok talagang delikado ang sardo sa ating katawan. 2 araw ang itinagal bago tuluyang naapula ang apoy. Pero dahil mausok pa rin, nananatiling nakabantay ang mga bumbero para siguruhin hindi magliliyab ulit ang apoy sa lugar. Tuloy-tuloy rin ang pagbubomba ng tubig ng mga bumbero. Isa sa mga nakikitang dahilan ng pagsiklab ng sunog ay ang mga naipong kemikal at gas mula sa basura na nag-react sa sobrang init ang panahon. Siguro mga gas, siguro nagsabog sa ilalim. Siguro yung mga kemikal sa ilalim siguro, sir. Nag-alboroto lang siya. Masyadong mainit. Dahil dyan, nakatingga muna ang mga mangangalakal. Pinagbabawal ng mga otoridad ang pagpunta sa dump site. Delikado pa raw dahil baka may biglang sumabog sa tambak ng mga basura. Nagbabalita mula sa frontline, John Arua, News 5. Lumiyab ang isang SUV sa parking lot ng isang mall sa Calapan City, Oriental, Mindoro. Sa kuha ng video, makikitang nag-aapoy ang loob ng sasakyan. Binalot pa yan ng makapal na usok. Agad namang napulang sunog gamit ang fire extinguisher ng mall. Walang nasaktan sa insidente. Inaalam pa ng mga otoridad kung bakit biglang nagliyab ang sasakyan. Stranded ang ilang OFW sa United Arab Emirates nang hagupitin ng malakas na ulan ang ilang lugar sa bansa. Sa tindi ng ulan, nalubog na sa baha ang mga kalsada kaya wala nang masakyan ng mga tao. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Polhenso. Nagmistulang ilog ang iba't ibang parte ng United Arab Emirates kahapon. Kinagupit sila ng malakas na ulan. Sa kuha ng video na ito sa kalsada ng Dubai, lumubog sa baha ang mga kotse. Ang ilan pang sasakyan, inabandona na ng mga motorista nang ma-stranded sa baha. Apektado rin ang iba pang transportasyon. Pansamantala rin munang itinigil ang operasyon sa Dubai International Airport, gayon din sa mga istasyon ng tren. At dahil wala nang masakyan, kanya-kanyang lusong sa bahang mga residente. Ang iba, sumakay na sa rubber boat, kabilang sa mga naipit sa bahang mga OFW on. Gaya ni Marlon na nagtatrabaho sa isang mall. Kwento niya, naglakad siya ng 4 oras dahil walang masakyan. As in, wala po. Lahat po ng mga turista, wala ding available na taxi. Yung 31 kilometers, dun po sa gitna naman, siguro mga 3 hours or 2-4 hours na po kami lalakad. Dahil pa rin sa kalamidad, hindi naman nakauwi sa kanilang bahay ang isa pa nating kababayang health worker sa Dubai na si Zell. Nagbibidyo ako na naglalakad ako sa baha. I have a friend staying nearby. So sabi niya, kung hindi ka makakauwi, try to come over. Ngayon lang daw nakaranas ng ganung kalakas na ulan sa UAE ang residente na roon na si Philip. First time nangyari yun na sobrang lakas ng ulan at hangin. At sa same time, yung lightning talaga sobrang lakas din. Non-stop. Madami naglakad from work hanggang sa bahay nila for more than 5 hours or 6 hours para na makauwi.
Base sa datos ng Philippine Embassy sa Abu Dhabi, mahigit 1 milyong Pinoy ang kasalukuyang nasa UAE. Kasalukuyan pang hinihinga ng News 5 ng impormasyon ng Department of Foreign Affairs sa lagay ng mga Pinoy roon. Sa ngayon, isang Emirati ang nasawi sa baha. Pinaiiwasan na rin ang mga lugar na apektado ng baha lalo't nakikitang lalakas pa ang ulan sa Dubai. Base sa ulat, sa loob ng 7 dekada ito ang pinakamatinding pag-ulan at pagbahang naranasan sa mainit at disyertong bansa ng UAE. Halos katumbas ng araw yan ng 2 taong pag-ulan. Ayon sa eksperto, epekto ng climate change ang nangyari sa UAE. I think it's due to climate change and very rapid urban development. Ngayon sa Middle East, Saudi Arabia, United Arab Emirates, yung mga nag-design ng mga drainage sewer system wala halos flood control. Base naman sa ulat ng local media, posibleng naka-apekto pa ang ginawang cloud seeding sa UAE, kaya mas marami ang ibinagsak na ulan. Ang cloud seeding ay ang paghahagis ng asin sa ulap para magdulot ng ulan. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulhensio, News 5. Buwangga sa poste ang isang senior citizen na taxi driver sa Maynila. Nahimatay siya habang nagmamaneho na posibleng dahil sa grabing init. Nagbabalik si Elaine Fulhensio. Nanghihina, nagsusuka at nagdurugo ang ilong. Ganyan din at na ng mga responding rescuer ang 64 years old na si Efren, isang taxi driver. Sumampa sa gutter at bumangga sa poste ang taxi ni Efren. Nang mawalan siya ng malay habang nagmamaneho sa kanto ng San Marcelino Street at UN Avenue kahapon ng tanghali. Sa paunang investigasyon, posibleng dahil sa matinding init kaya hinimatay ang driver. Lalo't sa datos, pumalo sa 41 degrees Celsius ang heat index kahapon o init na nararamdaman sa Maynila. Hinahina yung kanyang pangatawan at nung habang tinitreat siya ay nagkaroon siya ng konting pagbamit ng blood sa sobrang init kasi ng panahon. Dinala naman sa Presidential Security Group o PSG Hospital ang driver. Dahil sa nangyari, todo ingat na rin ang iba pang tsuper gaya ni Tatay Vin na namamasada mula alas 5 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Lagi lang umiinom ng tubig, saka kontrolin yung sarili mo. Pag napagod ka, medyo hinto ka lang konti. Yung sa mga malilim, yun lang ginagawa ko. Dahil sa matinding init, inadjust na rin ang duty ng mga street sweepers sa Maynila. Break time nila tuwing alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon kung kailan tirik ang araw. Maging ang mga enforcer, may water break at hindi kailangang magbabad sa init ng araw. Hindi na kailangan gumit na sa kainitan ng kalsada yung mga enforcers kung hindi naman talaga kailangan. Lagi magdala ng tubig para ma-rehydrate kasi cost talaga ng panghihina natin yung pagtuyot na tuyot na yung katawan natin. Paalala naman sa publiko na gumamit din ng mga panangga sa init gaya ng payong at sombrero kung hindi maiwasang lumabas. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulhensio, News 5. 17 lugar ngayon ang nasa danger zone dahil sa matinding init ngayong araw. Naitala ng PAGASA ang pinakamataas na heat index sa 44 degrees Celsius. Naramdaman yan sa Dagupan, Pangasinan, Puerto Princesa at Aborlan sa Palawan at Catarman, Samar. 43 degrees naman sa Ambulong, Tanawan, Batangas, Lumangas, Iloilo at Giwan, Eastern Samar. 10 lugar naman ang nakaramdam ng 42 degrees Celsius na karamihan ay nasa Luzon. Halos ganyang temperatura rin ang mararamdaman sa mga nasabing lugar bukas base sa heat index forecast ng PAGASA. Kapag nasa 42 hanggang 51 degrees ang init, nakaka-heat stroke po yan. Kaya hanggat maaari ay huwag magbilad sa araw. Una nang sinabi ng PAGASA na Abril hanggang Mayo ang pinaka-peak o pinaka-matindi ang mararanasang tag-init. Numipis na naman ang reserba sa supply ng kuryente sa Luzon at Visayas. Sa kabila niyan, hindi pa sigurado kung magkakaroon nga ng power interruption sa mga apektadong lugar. Nasa frontline ang balitang yan, si JC Cosico. Simula alauna ng hapon kanina, muling isinailalim sa yellow alert status ang Luzon at Visayas grid. Ibig sabihin yan, manipis ang reserba ng supply ng kuryente. Hanggang alas 11 ng gabi tatagal ang yellow alert sa Luzon grid, habang hanggang alas 10 naman sa Visayas grid. Ang dahilan niyan, ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, forced outage o pag-shutdown ng wala sa schedule ng mahigit 30 power plants sa Luzon at Visayas. Katumbas yan na halos 2,000 megawatts ng nawalang kuryente. Yun talaga ang malaki ang impact dito sa supply-demand balance. Hindi ako makapag-speculate kung anong naging dahilan, pero maaaring dulot rin yan, naka-aggravate din ng init ng panahon. May mga planta rin sa Luzon at Visayas na tumatakbo sa derated capacity o mas mababang kapasidad.
Hindi pa masabi ng NGCP sa ngayon ang dahilan ng forced outages at ang derated capacity ng ilang planta. Ang Meralco naman hindi sigurado kung magkakaroon ng power interruption ngayong Miyerkules at sa mga susunod na araw. It's very difficult to really predict what the actual situation on the ground will be. It's a happy situation we have right now because yellow alert na lamang po tayo. But we still have to be very conscious on the demand situation forecast. Malaking tulong naman daw ang Interruptible Load Program o ILP kung saan pinapaandar ng mga malalaking kumpanya ang kandilang power generator para makabawa sa demand sa kuryente. Dahil dyan, di na lumawak at tumagal ang power interruption na naranasan sa ilang bahagi ng Luzon kahapon. Itong mga malalaking customers namin ay nag-deload ng capacity of as much as 300 megawatts. So yung 300 megawatts na yun, yun ho yung napakinabangan ng ating mga kababayan, kasama na po tayong lahat siguro doon, na walang mga sariling generators. Kung yung 300 megawatts ay nawala, mas maraming tatamaan na residential areas sana kahapon. Aminado naman ang Meralco na pansamantalang solusyon lang ang ILP ngayong tag-init. Problema pa nila ang posibleng pagtaas lalo ng demand pagdating ng Mayo. Ang nakikita nilang solusyon dito, ibalik ang operasyon ng mga plantang nag-forced outage. Our problem concerns capacity. We need more power plants online. We need more energy. Hopefully most of this will come online and on stream soon. So that when May arrives, meron na tayong pantapat doon sa pagsipa ng demand. Ang ilang consumer naman kanya-kanyang diskarte para makapagtipid ng kuryente. Si Agnes lumalabas lang ng bahay kasabay ng pagbebenta ng mais kunyelo. Napreskuhan na, kumita pa siya. Sobrang tindi rin ang init. Kahit nasa loob ka ng bahay, mainit pa rin. Wala rin saysay yung kahit sabi mong buksan ng electric pan, yung buga ng electric pan, init pa din. Kung di na kaya ang init at kailangan ng buksan ng aircon, may payo naman ang Meralco. Ilagay mo lang sa 25 degrees, malaking bagay na yon. Kung ihahant din tulad mo sa isang gumagamit ng 18 degrees, malamig nga, masakit naman sa bulsa. Siguraduhin din daw na nakasara ng maayos ang refrigerator. Huwag itong punuin para mas tipid sa kuryente. Allow the air to circulate. Kasi pag sumingaw ang hangin dyan, yung motor mo hindi hihinto yun. Tuloy-tuloy yun, hindi siya pagpo-pause. Pinatutugunan ni Pangulong Bongbong Marcos sa Department of Energy ang issue sa kuryente. Inatasan din niya ang mga opisina ng gobyerno na bawasan ng konsumo ng kuryente para mapababa ang demand. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico News 5. Nagpumpisa ng manghuli ang MMDA at mga LGU enforcer ng mga e-bike at e-trike na dumaraan sa mga pangunahing lansangan dito sa Metro Manila. Ang iba na hatak agad dahil nahuling nagmamaneho kahit walang lisensya. At live mula sa Reliance sa Mandaluyong, nasa Frontline ang balitang yan si Jenny Dongon. Jenny, gaano karami ang nahuling violators ngayong araw? Julius, ngayong araw umabot na sa 132 na mga sasakyan ang natiketan at halos 50 naman yung na-impound dahil dito sa buong araw na pag-ikot nga at nag-operate itong mga tauhan ng MMDA maging yung mga enforcers sa kada LGU dito sa Metro Manila para yan manghuli ng mga light electric vehicle gaya ng e-bike at e-trike na dumadaan sa mga pangunahing kalsada kahit total banned na simula ngayong araw. Lunes pa umarangkada ang utos na ipagbawal ang mga light electric vehicle at kuliglig sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Sa unang dalawang araw, pinagbigyan at hindi muna hinuli ng MMDA ang mga pasaway na violator. Pero kaninang umaga, heto na ang eksena. Yung po, di-direct yung mapaybayin po yun eh. Pero binabihin niyo pa rin po yung kabanin. Wala po, jump lang po, galing oh. Alam ko naman po kaso tatawid lang sana ako bus eh. Hinuli ng mga tauhan ng Manila Traffic and Parking Bureau ang dalawang e-trike na yan na dumaan sa kahabaan ng Recto Avenue. Sinubukan pang magpalusot ni namamang driver pero hindi ito bumenta sa mga enforcer. Di gaya ng MMDA, Lunes pa nag-umpisang maniket ang mga enforcer sa Manila. Kaya halos 200 violators na ang nasampulan nila sa unang dalawang araw pa lang ng ban. Ayon naman sa MMDA, malinaw naman ang umiiral na ordinansa. Bawal na ang mga tricycle, kariton, pedicab,
kuniglig at mga light e-vehicles gaya ng e-bike at e-tricycle sa halos 20 pangunahing lansangan o national roads sa Metro Manila. Pwede lang sila sa mga kalsada sa looban. Ang mga mauhuli, matiktiketan at magmumulta. Pwede pang ma-impound kung hindi rehistrado ang mga sasakyan o walang lisensya ang driver. Sa kabila nito, may ilan na tila hindi pa rin nadadala. Gaya na lang ng driver na to na natiketa na pala kaninang umaga pero nahuli ulit matapos dumaan sa rekto kaninang tanghali. Ngayong araw lang mo siya natiketan. Makulit talaga eh. Pag na-expire ko ito, kasi isang araw po ito eh. Pag pangalawa ko at bukas, bumalik ko rin siya, mauhuli ulit. Bukumpiste na yung lisensya niya. Ang e-tricycle driver namang ito, nakiusap din na wag muna siyang tiketan. Pero ang ending, na-impound ang e-trike niya dahil nabistong wala pala siyang lisensya. At wala ka lisensya? Bukod sa Maynila, may mga nahatak na ring e-bike at e-tricycle sa may EDSA theft sa Pasay kaninang hapon. Base naman sa datos ng MMDA, mula umaga hanggang kaninang tanghali, umabot na sa halos 90 sasakyan ang natiketa nila. 19 naman ang hinatak o na-impound. Julius, hindi rin nakalagpas itong patrol car ng isang barangay dyan sa Pasay dahil nga dumaan ito sa bahagi ng EDSA TAF. At para naman doon sa mga na-impound yung kanilang mga sasakyan, maaari nyo po yung makuha sa Tumana Marikina at matubos sa halagang 2,500 pesos. Julius. Maraming salamat, Jenny Dongon. Dinadaing pa rin ang mga mangisda sa Zambales ang pahirapang panghuli ng isda sa West Philippine Sea dahil sa mga kaagaw na dayuhan. Tiniyak naman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang suporta sa kanila. At live mula sa Subic, Zambales, nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Marian, kumusta ang kwento ng mga mangisda riyan? Gigi, kababalik nga lang natin ngayon dito sa Zubig, Zambales at matapos nga yung 2 araw na misyon ng BFAR sa pagsama sa mga mangingisda sa West Philippine Sea. At bagamat nararamdaman nga nila yung suporta at tulong ng BFAR o ng gobyerno, patuloy pa rin silang inuunahan ng mga dayuhang mangingisda sa ating mga sariling pangisdaan. Martes ng hapon nang magsimulang manghuli ang mga mangingisda sa nasa 33 nautical miles o 61 kilometers mula Zambales. Sakay sila ng FRP o Fiber Reinforced Plastic Vessel na galing sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Bahagi ito ng proyektong Layag West Philippine Sea na livelihood mission ng BFAR. Kita rin dito ang mga payaw na bigay ng BFAR. Sa mga lumulutang na payaw, lumalapit ang maliliit na isdang kinakain ng malalaking isda na siya namang tunay na target ng mga mangingisda. Pagsikat ng araw, nag-umpisa na rin silang maglatag ng ring net. Unti-unti nilang hinako ang mga nahuling isda tulad ng tambakol, talakitok at dorado. Ang nahakot nila ngayong araw nasa kalahating tonelada. Mas maganda raw sana ang huli kung aabot pa sila ng Scarborough Shoal na 140 nautical miles o 300 kilometers ang layo mula sa Subic. Ang problema ayon sa mga mangingisda, bukod sa masamang panahon, pinakapasakit daw sa kanila ay abutan ng kanilang mga payaw na pinutol na pala ng mga dayuhang mangingisda. Kung hindi ganyan ang sitwasyon, kadalasan binubugahan daw ng napakalakas na ilaw o superlight ang kanilang mga payaw at doon nangingisda. Kaya ang nangyayari, ang kanilang aabutan, kakarampot na lang ang mahuhuli nilang isda. Kwento ni Tatay Fausto na mangingisda mula Subic, sinira o di kaya'y pinutol ng mga Chinese ang kanilang payaw sa may Scarborough Shoal, habang ang iba pa nilang payaw malayo sa lugar na simot naman ang laman na kinuha raw ng mga mangingisda ng ibang bansa. 4 na bansa raw ang kaagaw nila sa pangingisda. Chinese, Taiwanese, Vietnamese, Malaysia. Nag-iilaw po sila, mga ilaw pa man din po Manila ay malalakas. Yung mga super light. Anong nangyayari kapag?
Ay pag po ang isang barko katulad nito ganito kalalaki, nag-ilaw ng ganun kalakas, talaga pong halos lahat ng laman sa payaw ay madadala nila. Wala nang matitira doon sa payaw. Kinundina ng BFAR ang pamumutol ng payaw. Naunang-una, dapat ay wala doon sa ating katubigan. So, hindi natin ito kinatutuwa. At isa ito sa mga hamon talaga na kinakaharap ng ating mga mangisda. Subalit, sa kabila po ng mga hamon na ito, ay hindi naman po tayo titigil para patuloy na ibigay yung suportang pangkabuhayan para po sa ating mga mangisda. Maglalagay na rin daw ng tracking system ang BFAR para mapaigting ang kanilang monitoring ng mga payaw. Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, may sigalot man o anumang tensyon, hindi po nagbabago ang aming mandato. Nakatuon ang mata ng ahensya sa pagsisiguro na mga mangis ng Pilipino ay nakakatanggap ng suporta mula sa pamahalaan. Jiggy, ayon sa BFAR, nasa 2 billion pesos nga yung inilagak na pondo ngayong taon para dito sa kanilang programa na Layaga West Philippine Sea. At bukod nga doon sa mga gamit sa pangingisda, ay magdadagdag din sila ng dalawang multi-mission vessels na gagamitin para sa pagpapatrolya at pamimigay ng mga ayuda sa mga mangingisda sa West Philippine Sea. Balik sa iyo. Maraming salamat, Marian Enriquez. Susunod, isang PBA player nagtangkaw ng manubol nang mahuling dumaan sa EDSA busway. Mga naglalaki ang gusali at kalsadang gawa sa aspalto, nakakadagdag ng init sa Metro Manila ayon sa PAGASA. At sanggol sa Bukidnon, patay matapos tagain ng sariling ama. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Hey, I'm back! Walang puklat na sayang, yakatid, ng bago ninyong kapatid. Ito po ang top 5 mga kwentong Mark Logan. Ito na nga mga Mars. Sabot-saring mga kwento na tunay namang kabibiliban at kaaliwan. Logan na yan! Imaglogan na yan! Imaglogan na yan! Anong kwento mo? Top 5 mga kwentong Mark Logan tuwing Sabado 6:15 PM sa TV5. Sa wakas, meron na rin kaunting linaw sa tinaguriang Gentleman's Agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ni Chinese President Xi Jinping noon pang 2017. Sa kanyang press conference sa Davao City kagabi, ito po ang mga lumitaw sa mga pahayag ng dating Pangulo. Unang-una, meron nga silang napag-usapan ni Xi Jinping noon pang 2017, pero hindi raw ito secret agreement. Totoo naman po yan. Agosto 2017, sinabi ni Defense Secretary Delfin Lorenzana sa isang congressional hearing na merong status quo agreement with China. Pero ang binanggit lamang ng opisyal, pumayag ang China na hindi magtatayo ng mga bagong istruktura sa West Philippine Sea. Pero mukhang hindi lang po yon ang napagkasunduan ni President Xi Jinping at ni dating Pangulong Duterte. Dahil sa pahayag ni Duterte kagabi, pasok sa mga pinagbabawal ng kasunduan ang mga repair ng mga istruktura sa lugar. Ayon sa dating Pangulo, kasama sa status quo agreement ang konsepto ng as is, where is. Ibig daw sabihin nito, pati ang pagsasaayos o pagkukumpuni ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal ay hindi dapat papayagan. Kahit ang pagdala ng mga construction and repair materials ay hindi rin papayagan. Para klaro, tinanong si Duterte ng isang reporter kung bawal ngang magdala ng construction materials sa BRP Sierra Madre. At ganun nga daw ayon sa dating Pangulo. Dahil kung papayagan lamang daw yan, dati na sanang inayos at pinauwi ng Pilipinas ang BRP Sierra Madre. Ngayon po, may tatlong isyong nakikwestiyon sa mga pahayag na ito. Una, sinadsad kasi ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal noong 1999
para po magsilbing instant outpost ng Pilipinas sa lugar, pangontra sa island building na ginagawa ng China sa ating exclusive economic zone. Sa madaling salta, hindi naman talaga pauuwiin ang Sierra Madre hanggat may banta na agawin ng China ang Ayungin Shoal. Pangalawa, kung papayag ang Pilipinas na hindi i-repair ang nabubulok na Sierra Madre, ilang taon na lamang ay magigiba na po ito. Ang anumang barko ay kailangan ng constant maintenance and repair dahil sa marahas na epekto ng araw at ng tubig alat. At ayon sa mga eksperto, yan talaga ang iniintay ng China na pagbawalan ang repair ng Sierra Madre para kusa po itong gumuho at lumubog. At pangatlo, ang lugar ay nasa loob ng ating exclusive economic zone. Kung nakapagtayo ang China ng mga artificial islands at mga military bases sa EEZ ng Pilipinas, maaari bang pagbawalan ng China na ayusin man lang natin ang sarili nating mga outposts na pasok naman sa ating EEZ? Gayunpaman, giniit ng dating Pangulo na wala raw siyang sinuko sa China. At anuman ang itawag sa kasunduan ito, ito raw ay para mapanatili ang kapayapaan sa West Philippine Sea. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages. Anim na milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat sa makakahiwalay na operasyon sa Pasay at Tacloban. Ang isa sa mga suspect sa sementeryo pa na aresto. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Sa loob mismo ng Pasay Public Cemetery, nahuli ang drug suspect na ito nitong Lunes ng gabi. Nahulihan siya ng 50 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga
ng halos 350,000 pesos. Kinilala ng lalaki na si Alias Kim, 32 anyos, sepulturero sa sementeryo. Ayon sa mga otoridad, pinili ni Kim na sa sementeryo makipagtransaksyon dahil bukod sa malawak, madilim pa ang lugar. Itinanggi naman ng sospek ang alegasyon. Hindi daw kanya ang nakuhang droga. Nagkataon lang daw na nasa Pasay Public Cemetery siya na mag-operate ang mga pulis. Sa nagtakbuhan po yun, ano lang po yun, nalaglag po. Nalaglag po banda sa akin, kaya ako po naiwan doon sa may ano eh. Nagabulan eh. Hindi po sa akin yun. Nasa kustudiya na ng Pasay City Police Station si Kim na mahaharap sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Wala rin kawala ang delivery rider na ito na sumasideline umano sa pagtutulak ng droga sa Pasay. Aabot sa 741,000 pesos na halaga ng inihinalang shabu ang nasabat sa sospek na si Alias Michael. Lumalabas sa investigasyon na dati nang nakulong ang sospek dahil din sa kasong illegal na droga. Naaharap din siya sa reklamang paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Bulto-bultong droga rin ang nasabat sa isang buy-bust operation sa Tacloban City. 750 grams na nagkakahalaga ng 5.1 million pesos ang nakumpiskang hinihinalang shabu sa target ng operasyon. Naaresto naman ang isang high-value target na din muna pinangalanan ng Tacloban City Police. Sinampahan na rin siya ng kaukulang reklamo. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Ilang na raw ang araw ng mga jeep na hanggang ngayon ay hindi pa rin sumasali sa consolidation ng POV modernization. Wala na raw kasing atrasan sa May 1 ang gagawing hulihan sa mga kulorum. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Sa dalawang araw na tigil pasada na ikinasa ng manibela at piston, tatlong jeep na sumama sa transport strike sa Welcome Rotonda ang na-impound ng LTFRB. Dahil umano yan sa pagiging kulorum at obstruction o pagharang sa kalye na nagdulot ng matinding traffic. Pero giit ni Manibela President Mar Balbuena, mga pulis ang dahilan ng traffic dahil hinarang sila. Hinihintay pa ng News 5 ang pahayag ng Manila Police District at ang Quezon City Police District tungkol dito. Pero ang pag-impound sa mga kulorum na jeep, tila patikim pa lang sa mas mahigpit na operasyon simula May 1. Yan ay matapos nagdaan ngayong araw ang isang Memorandum of Agreement kontra kulorum sa pagitan ng DILG, DOTR at ng MMDA. Sa bisan ng kasunduan, bumuo ng Joint Task Force ang tatlong ahensya para hulihin ang mga sasakyang illegal na nagsasakay ng mga pasahero. Pati ang mga jeep na hindi nagpa-consolidate, huhulihin din dahil maituturing na silang kulorum. Yung mga hindi magpa-consolidate ay hindi na marirenew yung kanilang franchisa. No? And pag hindi na renew yung kanilang franchisa, they will be considered kulorum. No? So kasama sila dun sa mga huhulihin natin. Ang kasunduan ay kasunod na rin ng direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na paigtingin ng panghuhuli sa mga iligal na pumapasadang pampublikong sasakyan. Sa dami raw kasi ng bumabiyaheng kulorum, posibleng sila ang nagpapasikip sa mga pangunahing kalsada. Kung mabawasan natin ng 90%, ay malaking tulong na yan sa ating mga transport, legitimate transport operators, at malaking tulong din sa pagbawas ng traffic. Dehado rin kasi ang mga pasahero kung masangkot man sa aksidente ang mga kulorum na sasakyan. Kung nakasakay dito ay talagang hindi ko ito insured, no? Wala akong makukuha dito. At pangalawa, hindi matitsek kung ang sasakyan dito ay talagang roadworthy o hindi. Kung matitiketa ng MMDA, nasa 6,000 piso ang multa sa mga kulorum. Pero kung ang Joint Task Force ang makahuhuli, nasa 200,000 pesos ang multa sa mga mahuhuling jeep, habang 1,000,000 piso naman kung bus. Makakasama sa operasyon ng mga pulis para maiwasan ang tumatakas na driver o mga nambabastos sa mga traffic enforcer. Wala rin anilang lusot yung mga nagpapakilalang kamag-anak ng mga opisyal sa gobyerno. Pag may nag-name drop, hindi po namin tinatanggap. Titingnan namin kung talagang may relasyon itong taong ito at kung kasama siya doon sa grupo na nag-ooperate ng kulor. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Sementado na ulit ang sinkhole na sumulpot sa Sales Street sa Pasay. Inaspaltuhan na rin ang malaking butas at dalawang linya ng kalsada. Sa ngayon, pinatutuyo pa ito. Posibleng buksan na ulit ngayong araw ang kalsada. Linggo nang sumulpot ang sinkhole na dahil daw sa malambot na lupa kasunod ng pagtagas ng tubig sa isang tubo. Mataas pa rin ang bilang ng mga kaso ng pertussis sa bansa. Ayon sa Department of Health, particular ito sa ilang rehiyon gaya ng Cagayan Valley, Central Luzon, Northern Mindanao at Davao Region.
Nasa 1,477 pertussis cases ang naitala ngayong taon kumpara sa 36 na kaso noong 2023. 63 ang nasawi. Tumaas din ang bilang ng kaso ng measles ngayong 2024. Ayon sa DOH, nasa higit 1,600 ang cases mula Enero. Nasa 300 naman ang naitala noong nakaraang taon. So, biz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Miyerkules. Dinumog ng fans ang red carpet premiere ng cross-cultural film ni Janela Salvador at Thai superstar Win Meta Win na Under Parallel Skies. Ang ilang big stars, all out din ang suporta para sa pelikula. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Dumagundong ang fashion hall sa Mandaluyong at napuno ng fans mula first to fifth floor. Lahat sila nagpunta para masilayan ang mga bida ng highly anticipated film na Under Parallel Skies na sina Win Meta Win at Janela Salvador. Ito ang latest cross-cultural film na hatid ng mga batang producer ng 28 Squared Studios sa pangunguna ni Richard Wan at directed by Sigrid Bernardo. Sa red carpet, full support din ang star magic family ni Janela. Nandoon ang kanyang Darna co-star na si Jane De Leon, KD Lex, Angie Salvacion, Kira Ballinger at marami pang iba. Halos isang taong pinaghirapan nina Janela at Win ang pelikula. It's something that we're really, really proud of and we're excited for everyone to see. Si Win, pinagkalat na raw sa mga kapwa Thai superstars ang good feedback niya sa pakikipagtrabaho kasama ang mga Pilipino. Biro pa niya, ito raw ang chinika niya. First of all, I say please come to watch my movie in Thailand. Very nice, you know, it was like a dream come true already for me. You know, I always dream to work with international actress. Nag-throwback pa si Win sa uber secret locations ng filming nila ni Janela sa Hong Kong kung saan kinailangan nilang magbangka. Pero nasundan pa rin daw sila ng fans doon. Ang tindi ah! Yeah, we took a boat to Pengshao. It's like 40 minutes away from the Hong Kong. But when we like finished shooting, there are some fans like waiting at the port. Ang pelikulang Under Parallel Skies muna ang focus ni Janela ngayong napostpone ang kanyang 10th anniversary concert this April. Showing na sa mga sinihan ngayong araw ang Win Janela movie. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Eto pa nga, ready ng sumabak sa showbiz ang anak na lalaki ni Can't Buy Me Love star Ina Raymundo na si Jacob Poturnac. Sa isa pong panayam, nabanggit ni Ina na may mga quality ang anak niyang si Jacob na masasabi niyang saktong-sakto sa industriya. Una na riyan ang pagiging accommodating ng kanyang anak. Game na game din daw si Jacob sa pakikisalamuha sa mga fans. Yun nga lang sa ngayon, sa baseball nakafocus si Jacob. Si Jacob ang nag-iisang lalaki sa limang anak ni Ina sa Ukrainian-Canadian young mister na si Brian. Matagal nang pinupusuan ng netizen si Jacob na pang-leading man daw ang aktinga. Eto pa, ibulong na sa OG OPM fans dyan. Dahil ang Pinoy alt-rock icon na si Kitchy Nadal magbabalik Pilipinas para sa isang concert. Gaganapin ang kanyang Gate o Same Ground concert sa June 2 sa New Frontier Theater sa Quezon City. Intayin po yan sa celebration ng kanyang 20th anniversary sa music. Ito rin ang kanyang pagbabalik Philippine concert scene. Sa Spain na ngayon nakabase si Kitchy kasama ang kanyang asawa at dalawang anak. Bago maging solo artist, nauna munang lead vocalist ng bandang Mojo Fly noong early 2000s. Susunod, kalsadang gawa sa aspalto at mga gusali nakakadagdag sa init sa Metro Manila. 18 kasama ang ilang bata patay sa baha sa Oman. At 100-day countdown para sa 2024 Paris Olympics nagsimula na. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas.
mga kapatid, usaping sustento ang inilapit sa atin ni Chona Porquez na bibigyan natin ng payong legal. Narito ang kanyang sumbong. Attorney ko po si Chona Porquez. May dati po akong kasama. Ngayon, nasa abroad na po siya. Iwalay na po kami. May dala po kaming anak, edad 20 tsaka 19. Tapos, yung isang anak ko na 20, nagkasakit po, depression. Tapos, yung isa nag-aaral, grade 12. Ang hinain ko lang po, attorney, kasi hindi sapat po, every month, binibigay niya 7K. Ang ginagawa, 1530-3535. Hindi na namin po siya nakokontak. Parang nagmamakawa pa kaming kontakin, diretso pa sa kapatid niya. Attorney, kung sakali bang magpadagdag ako ng sustento, legal ba ito? Legal po ang paghingi ng sustento sa tatay ng bata. Subalit, ang tamang halaga ng sustento ay nakabatay sa pangangailangan ng bata at sa kakayahan ng magulang. Kung hindi papayag ang tatay ng bata na magbigay ng karagdagang sustento, maaaring kasuhan ito at ang korte ang magdedesisyon ng tamang halaga na dapat niyang ibigay bilang sustento. Pero paalala lamang po na ang sustento ay obligasyon ng mag-asawa para sa kanilang anak. Hindi lang po ito obligasyon ng tatay. Kaya sa pagtakda ng tamang halaga ng sustento, dapat ay alamin ang pangangailangan ng bata at hahatiin ito sa dalawa. 50% ng gastos ng bata ay sagot ng tatay, 50% din ang sagot ng nanay. Karaniwan, ang sustento ay para lamang sa anak o bata na hindi lumalagpas ng 18 taong gulang. Pero sa kaso mo, Chona, kung ang inyong mga anak ay may kapansanan, ang paghingi ng sustento ay hindi natatapos sa pag-edad ng 18. Maaari pa rin pong humingi ng sustento sa tatay ng bata. Kung hindi ito papayag, sa korte pa rin po ang ating punta upang ipaglaban ang karapatan ng bata sa suporta ng kanyang tatay. At payo din sa iyo, Chona. Kailangan muna magpadala tayo ng demand letter doon sa tatay po ng bata upang malaman niya na humihingi ka ng karagdagang sustento at bakit. Pag hindi siya sumagot o hindi tumugon sa iyong sulat, pwede mo na siyang kasuhan para sa sustento na iyong inilalaban sa iyong anak. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5. Nakatanggap ka na ba ng kahina-hinalang text message? Eh mga tawag na humihingi ng account numbers mo. Pinangako ang karimba ng porsyentong too good to be true. Kung may bantay sa lakay sa pera mo, magduda ka na. Sigurado kaming putol yan. Huwag ka nang dumagdag sa mga numero. Laging mag-ingat, maging alerto, huwag magpabudol. Pudol Alert, tuwing Linggo, 4:30 PM, dito sa TV5.
libo-libong jeep ang posibleng mawala sa kalsada kung hindi na palalawigin ang deadline ng PUV consolidation ngayong katapusan ng Abril. Pero ayon sa Transport Department, hindi dapat mangamba dahil may plano na sila. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Sa kabila ng pagtutol ng ilang transport groups, wala na raw talagang atrasan ang nalalapit na deadline ng consolidation o pagsali ng mga chopper at operator sa kooperatiba pagpatak ng April 30. Simula sa Mayo 1, bawal na talagang bumiyahe ang mga jeep na hindi nagpa-consolidate. Alam naman natin kung sino na yung may gusto, alam na natin sino yung may ayaw. So I guess that deadline is really the best parang deadline to satisfy everybody. Ayon sa LTFRB, higit 78% ng lahat ng jeep at UV Express ang consolidated nationwide. We are comfortable with the numbers at present. Pero ang problema, nagkakataluyan sa kada rehiyon dahil may mga lugar na marami at meron ding kakaunti pa rin ang nagpa-consolidate. Sa Metro Manila, halimbawa, nasa 80% na ng mga ruta ang consolidated na, pero 52% pa lang na mahigit 49,000 na namamasadang units ang katumbas nito. Ibig sabihin, halos kalahati o mahigit 23,000 na mga PUV ang posibleng mawala sa kalsada kapag hindi pa sila sumali sa kooperatiba bago matapos ang Abril. Sa puntong ito, hindi kaya matuloy ang pinangangambahang transport crisis? Pagtitiyak ng LTFRB, hindi yan mangyayari dahil plano nilang ipasalo sa ibang kooperatiba ang mga rutang mawawala ng papasadang sasakyan. Ilalabas daw nila ang guidelines sa susunod na linggo. Kung mawawala totally itong mga pilorong vehicles, no? Marami pa rin transport organizations na willing na mag-modernize, no? Para matugunan yung mga pangailangan ng mga pasahero natin. May mga rutang mawawala pagsapit ng Mayo, katulad na lang ng rutang Pasig-Taguig. Dahil hanggang ngayon, ayaw pa rin ng mga operator dito na mag-consolidate o bumuo ng kooperatiba o korporasyon. May masakyan pa rin naman daw mga pasahero dahil sasaluhin ng mga ito ng kalapit na ruta kung saan consolidated ang mga operator. Pabor naman daw sa ganitong sistema ang mga operator na consolidated na. Dagdagan pa kami ng pasahero, humaba yung rota kasi mas humahaba yung rota, mas malaki ang chance na kumita. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mainit na nga, nakadagdag pa sa maalinsang ang panahon ang mga kalsadang gawa sa asfalto at naglalakihang gusali. May paliwanag tungkol dyan ang pag-asa. Nasa frontline ng balitang yan, si Laila Pangilinan. Ang init! 36.9 degrees Celsius. Yan ang pinakamataas na temperaturang naitala sa Metro Manila ngayong taon. Pangamba ng ilan, baka naman umabot na tayo sa 38.6 degrees Celsius na pinakamainit na temperaturang naitala sa NCR noon pang May 17, 1915. Pagtitiyak ng PAGASA. There's still possibility pero base po sa prediction ng PAGASA sa ngayon ay hindi naman po mahihigitan yung ganung temperaturang. Sa sobrang init, sabi ng ilan parang feeling close ang araw. Yung para bang yung araw eh. Wala. Oo, yung bang wala na siyang harang, putak apoy, nakatabi kayo. Ang mga delivery rider naman, gaya ni Leo De Paz, walang choice kundi magtrabaho kahit tirik na tirik ang araw. Nakakapaso rin daw ang init ng mismong kalsada. Para siyang nagpapawis po sa init ng ano, yung tama ng sa kalsada, sa katawan natin. Yung singaw. Opo, pinakasingaw ng kalsada. Nakaka-apekto po sa ano, pagdadrive. Kaya pag ano, minsan tatabi ko na lang po sa lilim. Ayon sa PAGASA, nakakadagdag ng init ang kalsadang gawa sa asfalto. Gayun din ang mga naglalakihang gusali. Ang tawag dyan, Urban Heat Island. Ganito yan. Imagine ninyong parang nasa loob ng malaking dome ang Metro Manila. Kapag umaga, tirik ang araw at walang ulap. Naiipon o natatrap ang direktang init sa mga kalsada, bahay at gusali. Sumisingaw naman ang init pagsapit ng gabi na hindi naman agad umaakyat dahil maulap na. Kaya mas lalong umiinit at maalinsangan. So umiinit din po yung ating nighttime temperature. Ayun. So cloudless during the day and cloudy during the night, yun po yung mas mataas ang alinsangan natin. May magagawa naman daw dito ang mga lokal na pamahalaan at developer ng mga condominium at subdivision. Pwede raw dagdagan ang urban parks. Mas maraming puno,
Mas bawas init, hindi kasi gaya ng simento. Hindi natatrap sa mga puno ang init. Yan ang dahilan kaya mas presko sa mga parke kaysa urban area. Nagbabalita mula sa frontline, Laila Pangilinan, News 5. What's up mga kapatid? Isang daang araw na lang bago sumabak ang Pilipinas sa ating pang-isang daang taon sa Olympics. Dahil dyan, bumuo ng symbolic relay event ang Philippine sports officials sa SM Mall of Asia na sasabay sa lighting ng Paris 2024 Olympic flame sa ancient Greece. Pinangunahan ni French Ambassador Marie Fontanelle at Greek Ambassador Eunice Pediotics sa relay. Binubuksan ng relay ang ilang ganap habang palapit ng palapit ang opening ng Olympics sa July. Sa ngayon, may 9 na atletang Pinoy at Pinay na qualified para sa Paris at busy lihat sa paghahanda. Siyempre, nag-hope din ang lahat na madadagdagan pa ang mga listahan o ang listahan ng mga magre-represent sa atin sa Olympics. And speaking of Olympic hopefuls, may ilang Pinoy na pwedeng mag-qualify at lalaban sila sa ICTSI Philippine Athletics Championships sa May 8 hanggang 12 sa PhilSports Arena Oval. Isa dyan si Lauren Hoffman, ang 24-year-old PhilAm hurdler na bumasag sa 100-meter women's hurdles mark ng bansa pagkatapos tapusin ito in 13.42 seconds. Kasabak din sina John Cabang na based sa Spain, Asian champion Robin Brown at SEA Games gold medalists Eric Cray, Janry Ubas at Christina Knott. Sino kaya ang lilipad din ng Paris para magdala ng pride sa bansa? Abangan natin yan. Huwag kayong alis mga kapatid, sports pa tayo mamaya. Susunod, dalagang dumayo sa sayawan, natagpo ang patay sa ilog sa Camarines Sur. Makasaysayang stock exchange building sa Denmark kasalukuyang nasusunog. At libu-libong Swifties na budol sa pagbili ng fake tickets sa Eras Tour sa London. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Taglipa na ang mga bogus. Padami ng padami ang kung ano-anong modus. At mga hokus-pokus, nako! Sa mga manggagancho at manloloko. Lagot kayo! Huwag ka nang dumagdag sa mga numero. Laging mag-ingat, maging alerto, huwag magpabudol. Budol Alert, tuwing Linggo, 4:30 p.m. dito sa TV5. Attorney, paano mo ba ang proseso ng demand letter kung may taong umutang sa'yo ng malaking halaga at ayaw magbayad? Kailangan ko po bang kumuha ng personal lawyer? Legal po ba to? Legal po ang demand letter kahit hindi abogado ang nakapirma. Ayon sa Article 1169 ng Civil Code, walang delay kung walang demand. Ibig sabihin, hindi pwedeng kasuhan basta-basta ang may utang hanggat walang naipadalang demand letter upang ipabatid sa kanya na ang kanyang utang ay due and demandable na. Kahit sino ay maaaring pumirma sa demand letter, hindi po kailangan ng abogado. Kailangan lang malinaw sa demand letter kung ano ang halagang hinihingi, kung may interest na kasama, at ang source of obligation o kontrata o anumang demand to pay. Attorney, paano kapag nasa ibang bansa ang nangutang? Pwede po ba siyang padala ng demand letter or hintayin po siyang makauwi ng bansa? Pwedeng magpadala ng demand letter by email, by registered mail o personal delivery. Kaya kahit nasa ibang bansa ay pwedeng padalhan ng demand letter. Hindi na po kailangan na intayin na umuwi sa Pilipinas. Ang importante ay may katibayan kayo na natanggap niya ang inyong demand letter. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Mga kapatid, Cheryl Cossing po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa Frontline na mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.
Posibleng bukas pa maapula ang nasusunog pa ring historic stock exchange building sa Copenhagen, Denmark. Sa Pulsa Video, ang pagbagsak ng spire o yung matulis na bahagi ng gusali. Agad namang nakalikas ang higit 100 empleyado ng gusali kaya wala namang nasaktan o namatay. Kahapon ng hapon nang sumiklab ang apoy sa gusaling nire-renovate ng mga oras na iyon. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng apoy. 4 na siglo na ang gusali mula nang itayo ito noon pang 17th century. Nakaranas ng matinding baha ang ilang bansa sa Middle East at Asia. Sa Oman, 18 ang patay sa baha. Nasa front line ng balitang yan, si Maricel Halili. Sa aerial video na yan, makikita ang 2 lalaking tinangay ng baha sa bansang Oman. Makapigil hininga ang pagsagip sa kanila gamit ang helicopter. Agad dinala sa ospital ang mga sugatan. 75 residente ang nasagip. Habang hindi bababa sa 18 ang namatay. Kabilang ang 10 batang nakasakay sa bus na inanod ng baha. Maraming sasakyan din ang nawasak at nagmistulang ilog ang kalsada ng Al-Sharqiya. Matindi rin ang baha sa Bahrain. Dahan-dahan tuloy ang usad ng mga sasakyan sa kalsada. Sinabayan pa yan ng malakas na hangin. Sa aerial shot namang ito sa Kazakhstan, halos bubong na lang ng mga bahay ang makikita. Mahigit 2,000 bahay ang lubog sa baha. Lagpas 100,000 residente ang sinagip at inilikas doon. Bumisita na rin ang Pangulo ng Kazakhstan sa mga binahang lugar. Naghatid naman ng tulong ang mga sundalo. Umabot din ang baha hanggang sa kapitbahay ng Kazakhstan, ang Russia. Halos 1,000 bahay ang binaha sa Kurgan region malapit sa border ng 2 bansa. Abot hanggang hita ang baha roon. Nagtulong-tulong ang mga otoridad na bumuo ng protective dam dahil sa umapaw na tubig mula sa ilog. Samantala sa Afghanistan naman, inabot din ang baha ang mga bahay at pananim. Sa isang village, inanod ang mahigit 80 hektaryang pananim. Handa na sana itong anihin pero naunahan ang baha kaya nasira at nasayang lang. Mahigit 30 ang namatay sa baha roon habang nasa 20 ang sugatan. Nagbabalita mula sa frontline, Maricel Halili, News 5. So biz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Hindi lang isa, kundi 2 ang bagong jo-join sa Winner Kapatid Sitcom's last game show na Barangay 5 Panalo. Ang atin namang kagawad na si Gerald Napoles may pinaghahanda ang bagong proyekto. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Be happy! Mas maraming napapasaya! Kaya ang barangay, mas lumalaki! At this time, ang winner ng tambalan ni Nakags Gerald Napoles at SK Kayla Rivera sa Barangay 5 Panalo, mas gagawing wagi sa jo-join sa kanila ang si Joros Gamboa o Kags Jo. Actually. Talaga trap yung actually na yun. Galing sa barangay din nila ako nang galing. Kumbaga umalis lang ako at nag-seminar sa Baguio. And ngayon bumalik ako dito sa barangay. Segway na segway ang sitcom ha, but wait, there's more. Dahil si former Spin Gorgeous na si Sam Coloso, makakasama rin sa ating kapatid sitcom slash game show. Madami na kaming pamilya, noon kami lang ni General. Oo, 2 lang kami. So very new na kasama ko sila Kags, sila SKKK, ayan. So very mainit ang pagtanggap naman nila sa akin. Wala silang choice. Halos everyday ang taping ng Barangay 5, Panalo. Pero hebigat pa rin sa racket ang mga bida nito. Si Kags J na may upcoming Viva film this May na Soulmates, filmed in South Korea. Kasama niya rito ang real-to-real-life partner na si Kim Molina. Biro ni J, kakabugin daw niya si Kim Soo Yoon sa pelikula. Oh. Yun ang goal. Oh. Yun ang goal. Nandun tayo kagad. Pag binigay tayo ganyan chance, talunin natin. Ano, sample naman ng Opa Titi. Ha? Mapungay. Ano sa'yo? Si Kags Jo naman,
na tinugurian ng box office Lucky Charm. Natanong kung magshoot na nga ba ng sequel ng blockbuster Kath Den film na Hello, Love, Goodbye. Ang usap-usapan pa nga, sa Canada raw ang location? How true ito, Kags Joe? Mapapanood ang Barangay 5 Panalo weekdays 5:30 PM bago ang Frontline Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Ito pa nga, libo-libong Swiftie sa London ang nabudol sa pagbili ng mga peking tickets sa nalalapit na The Eras Tour doon ni Taylor Swift. Ayon sa isang British bank, nasa 3,000 na ang na-report na nabiktima ng ticket scam para sa The Eras Tour simula pa July last year. Sa ulat ng Lloyds Bank, umabot na rin sa £1 million o mahigit 88 million pesos ang nabudol ng mga scammer. Karamihan sa mga na-report sa kanilang kaso mula sa mga peking ads mula po sa Facebook. Paalala ng mga otoridad sa London, sa mga legit ticket selling outlets lang bumili ng ticket. Sa June, ang The Eras Tour sa London. Eto pa, instant hit ngayon ang makulit na collab ng B-pop supergroup na SB19 kasama ang American singer and actor na si Max Schneider. Let's get matching tattoos. I don't wanna think it through. Baby, I'm so stupid in love. So stupid in love with you. Akapela man, astig pa rin ang naging dating ng bersyon na yan ng Stupid in Love ni Max kasama ang Mahalima. Bago yan, nauna nang nakasama ni Max sa isang performance sa ASAP Natin To, si Piratirasong Paraiso star Alexa Ilacan. Bumisita sa bansa ngayong buwan si Max para sa ilan niyang mall shows. Noong 2020 lang, nag-viral din si Max matapos niyang makakolab si BTS member Suga para sa kantang Blueberry Eye. Eto pa, pinabulaanan ng longest-running noontime show sa bansa na Eat Bulaga ang mga usap-usapang nalulugi na raw ang kanilang programa. Aba, may mga sinungaling na nagkakalat na nalulugi daw tayo. Tayo nalulugi? At magsasara na daw tayo. Ano? Aba, magsasara after 45 years? Kaya sa mga Dabarcats at saka sa mga ilang hindi Dabarcats, ano, ha? Yung mga nagsasalita ng gano'n, mga sinungaling yun, huwag na kayo maniniwala sa mga yun. Ito muna ang hamon ko. Umabot lang kayo ng 15 years, baka luluhod ako sa harap nyo. Bastusan na kasi labanan eh. Bastusan na siraan. So, walang kwenta. Mag-enjoy lang tayo. Enjoy lang. Yan ang bahagi ng pahayag ni na EB hosts, Tito Soto at Joey De Leon sa episode kanina ng Eat Bulaga. Idinian lang din ni Tito Sen at Joey kasama ang iba pang EB hosts tulad ni na Alan Kay at Vic Soto na walang katotohanan ang mga kumakalat na ganyang issue ng kanila'y umano'y pagkalugi online. At bilang pruweba, bukas ay maglalabas si Tito Sen ng kopya ng kanilang income tax return. Susunod! Babae natagpo ang patay sa ilog sa Camarines Sur. Posibleng hinalay bago pinatay. Lalaki sa Bukidnon tinaga ang kanyang sanggol na anak. At five-time NBA champion Derek Fisher nag-coach ng mga aspiring basketball player sa Mandaluyong. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Hey, I'm back! Walang puklat na sayami, ha? Katid ng bago ninyong kapatid! Ito po ang top 5 mga kwentong Mark Logan! Ito na nga mga Mars! Sabot-saring mga kwento na tunay namang kabibiliban at kaaliwan! Logan na yan! Imajogan na yan! Imajogan na yan! Anong mga kwento mo? Top 5 mga kwentong Mark Logan tuwing Sabado 6:15 PM sa TV 5! Thank you.
Kung ang China ang tatanungin, ang Pilipinas ay ang traitor na hindi tumutupad sa mga kasunduan sa West Philippine Sea. Pero teka, ano ba yung kasunduan? At sino bang nakapagkasundo? At meron ba tayong obligasyon? Pamilyar na siguro kayo sa BRP Sierra Madre na hanggang ngayon ay nakasadsad pa rin sa Ayungin Shoal mula pa noong Mayo taong 1999. Pero meron pa pong isa. Sabay na sinadsad ang BRP Benguet, isa rin pong World War II landing ship na minana natin sa mga Amerikano. Pero sa Scarborough Shoal naman, na sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Noong palaong yun, naghahanap ng paraan ang Estrada Administration para kontra na paranakop ng China sa Mischief Reef. Ang solusyon ng Philippine Navy, mag-establish ng mga instant outposts sa lugar gamit ang mga lumang barko. Ang napili mga lugar, itong Scarborough Shoal at ang Ayungin Shoal. Siyempre, agad umalma ang China at pinapatanggal ang dalawang barko ng Pilipinas. Ito ang komplikasyon. Sa Nobyembre ng taong yun, 1999, may state visit dapat sa Pilipinas si dating Chinese Premier Zhu Rongji. Ang banta ng China, kanselahin ang state visit kung hindi tanggalin ang dalawang barko. Pinagtalunan daw ito ng matindi sa loob ng gabinete ni ERAP, pero sa huli, napagkasunduan ang isang kompromiso. Bago ang state visit, pinahatak ng Pilipinas ang BRP Benguet mula sa Scarborough Shoal. Ayon sa China, nangako ang Pilipinas na tatanggalin hindi lang isa, kundi parehong barko. Yun lang, wala namang umaamin sa Pilipinas kung may ganun ngang pangako. Pero ang mas malaking tanong, pwede ba tayong policy ng China sa sarili nating bakuran? Sa nakaraang mga buwan, may panibagong reklamo ang China. Hindi raw tayo tumutupad sa isang gentleman's agreement sa pagitan ni dating Pangulong Duterte at ni Chinese President Xi Jinping. Ayon daw sa kasunduan, papayagan lang tayo ng China na mag-deliver ng pagkain at tubig sa ating mga tropa sa BRP Sierra Madre. Hindi raw tayo papayagan ng China na mag-deliver ng construction materials para ikumpune o i-repair ang nadudurog ng barko. Simple lang daw ang pakay ng China. Hayaan na lamang mabulok at magiba ang Sierra Madre. Ito raw ang dahilan kung bakit winawater cannon ng Chinese Coast Guard ang ating mga resupply mission sa Ayungin Shoal. Pero babalik na naman po tayo doon sa naunang tanong. Meron bang karapatan ng China na diktahan ng Pilipinas sa kanyang sariling exclusive economic zone? At maaari ba niyang panghawakan ng isang kasunduan na wala namang kasulatan at ang nakipagkasundo ay wala na rin sa poder? Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.
Nadali na sa red alert status ang Visayas grid ngayong gabi. Tatagal yan hanggang alas 9 mamayang gabi. Ibig sabihin, hindi sapat ang supply ng kuryente para tugunan ang demand. Itinuturong dahilan dito ang pagbaba ng output ng Mindanao-Visayas Interconnection Project na sa pagpalya ng dalawang power plants. Nagkabiso na ang NGCP na posibleng ipatupad ang rotational brownouts sa ilang bahagi ng Negros Occidental, Negros Oriental, Iloilo at Aklan. Maring mag-brownout din sa mga lugar na ito hanggang alas 8 ngayong gabi. Patay ang isang sanggol sa Bukidnon matapos tagayin ang sarili niyang ama. Hinala ng mga pulis na damay lang ang bata sa selos ng sospek sa kanyang kinakasama na sa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Sa kwartong ito, pinatay sa taga ang sanggol na si Baby Frian. Nangyari yan noong Lunes ng madaling araw sa barangay Tikalaan sa Bukidnon. Ang pumatay sa sanggol, walang iba kundi ang kanyang sariling ama na si Ferdinand. Kaya ganun na lang ang sakit na nararamdaman ng nangungulilang nanay na si Michelle Sulayaw. Mensahe niya sa anak. Hindi, mali pa yun kasi napaignan ka rin. Kwento ni Michelle, nagpaalam siya sa kanyang kinakasama na uuwi muna siya sa kanyang mga magulang. Pero hindi pumayag si Ferdinand at pinagbantaan ang kanyang mag-ina na papatayin. Hanggang sa ang banta, tinotoo ng padre de pamilya. Nagtaka ako na parang may ingay sa dingding namin. At yun na pala, sinaksak niya na ng itak yung dingding namin. Nakatakbo palayo si Michelle pero naiwan si Baby Frian, kaya ito ang pinagbalingan ni Ferdinand. Matapos tagain ang sanggol, nagsaksak din sa tiyan ng sospek. Nasa critical siya ngayong kondisyon. Nang mag-imbestiga naman ang pulisya, may isa pang anggulong lumutang. Ang pulot-dulo nito sa investigation natin, silos pala. Nagduday yung mayroong third party. Sinampahan na ng reklamong parricide ang sospek. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News 5. Matagumpay na nasa gipa ang isang truck driver at kanyang pahinante matapos mahulog sa bangin ang kanilang sasakyan. Pahirapan ang pag-rescue dahil sa taas ng bangin. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Pulhensyo. Sinuong ng mga rescuer ang bangin na ito na nasa 150 talampakan ng lalim sa barangay Santo Tomas proper, Baguio City. Target nilang masagip ang driver at pahinante ng nahulog na truck. Nakuha naman nila ang mga biktima pero pahirapan ang pag-akyat sa kanila. Itinali sa lubid ang mga stretcher at maingat na binuhat ang mga biktima. Tumagal ng higit 2 oras bago sila naiakyat. Agad silang dinala sa ospital. Sugatan ng driver ng truck na si Sosimo Macabeo at kanyang pahinante. Ayon sa foreman na nakakita sa pangyayari, katatapos lang mag-deliver ng 2 ng mga bakal sa isang construction site. Nang papaalis ng mga ito, biglang nawalan ng kontrol ang driver tsaka nahulog sa bangin. Sabi sir nung pinanti niya, kanina parang napapansin nilang parang wala ng preno, may ina na yung preno. Kaya nung pagkatapos ng pagreskarga nung bakal, nung ay pinandar, nagdurdiritso rito. Kaya parang ang nilalabas ng loose brake yung truck. Nagpapagaling na sa Baguio General Hospital and Medical Center ang 2. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulhensyo, News 5. Mga kapatid, nanalo kanina ang Lakers sa kanilang play-in matchup kontra New Orleans Pelicans at lusot na sila para sa parating na NBA playoffs. At sakto naman dahil andito sa bansa ang isa sa Laker legends na parte ng ilang championship ng franchise. Nasa frontline ng balitang yan, si Marty Bautista. Big time ang isa sa mga nagturo sa aspiring basketball coaches sa NBA Community Court sa Mandaluyong. Yan ay si 5-time NBA champion Derek Fisher. Bago siya pumasok sa coaching, naging integral role player si Fisher para sa Los Angeles Lakers, kasama ni na Shaquille O'Neal at Kobe Bryant. 2014 nang simulan niya ang coaching stint sa New York Knicks at sunod ay sa Los Angeles Sparks sa Women's NBA noong 2018. Isa raw sa mga gustong ituro ni Fisher sa mga aspiring Pinoy basketball players ay ang kahalagahan ng teamwork. And I think for coaches and players, like, it can't be just about you. What makes the game of basketball really special is how much you have to share with others. And so if you're a player on a team, it's not just about your stats, your numbers,
how good you look. Napag-usapan din ang pagpasok ng dating team ni Fisher na LA Lakers sa playoffs matapos nilang talunin ang New Orleans Pelicans. Kumpiyansa si Fisher na mapapatoob ng Lakers ang sunod nilang kamatchup na defending champions, Denver Nuggets. I believe this Lakers team has what it takes to possibly unseat the defending champions. I know the Lakers will be highly motivated. Nuggets eliminated them from the playoffs last year. But that's the playoffs are that. You beat one team, there's an even better team waiting for you. And nagbabalita mula sa frontline, Marty Bautista, News 5. Pag-usapan natin ang play-in games kanina. Nagtala si LeBron James ng 23 big points para buhatin ang Los Angeles Lakers pabalik ng playoffs. Tinalo ng LA squad ang New Orleans Pelicans 110-106. Dahil dyan, pasok sa 7th spot ng West ng koponan at makakatapat nila ang defending champions Denver Nuggets sa first round ng postseason. Mainit pa ang dalawang rivals pagkatapos nila nagtapat last year sa Western Conference Finals. Kaya expect natin na bakbakan na magiging seryeng ito. Nakabawi naman ang Sacramento Kings sa Golden State Warriors at pinauwi ang Dub Nation pagkatapos ng kanilang 118-94 win. Nagpakawala si Keegan Murray ng 32 points at 9 rebounds habang hindi nakabutas ni isang beses si Klay Thompson sa 30 minutes niya sa loob. Nakita din ang dalawa last year at tinalo ng Warriors ang Kings in 7 games sa first round ng playoffs. Kaya mainit-init ang elimination game kanina. Makakatapat pa ng Kings sa New Orleans Pelicans sa huling laro ng play-in tournament at ang mananalo ay mag-a-advance sa playoffs para makalaban ng OKC Thunder sa first round. At yan ang mga pandi ng Sports News Today. It's your Sports Tito Mike Reyes. Peace and love. Mga kapatid, usap-usapan ngayon ang pagpapalipad ng saranggolang gawa sa mga perang tig-1,000 ng isang vlogger. Nauna nang nagbabala ang Bangko Sentral tungkol sa ginawang ito ng vlogger. Bawal na bawal po kasing paglaruan ang pera. Kaugnay po niyan, pag-usapan natin ang tinaguriang butot balat lumilipad na saranggola. Hanggang ngayon, palaisipan pa rin kung paano nga ba na-invento ang mga saranggola. Pero kung titignan ang ilang mga tala, sinasabing unang nakita ang paglipad ng mga ito sa China. Hindi nga lang malaman kung kailan eksakto, pero kasunod daw halos ito ng imbensyon ng mga papel na pangunahing gamit noon sa paggawa ng mga saranggola. Bukod sa masayang pampalipas oras o kaya naman bonding, practical din ang gamit ng mga saranggola, lalo na po sa militar. Ginagamit rin ang saranggola sa mga eksperimento tulad na lang ng ginawa ni Benjamin Franklin sa kidlat at kuryente. Ito rin ang pangunahing naging inspirasyon sa paggawa at pagpapalipad ng unang mga eroplano noong 19th century. Dito po sa Pilipinas, bahagi na ng ating kultura ang pagpapalipad ng saranggola. Kaya naman maraming probinsya ang nagdaraos ng kani-kanilang Saranggola Festival. Nariyan iyong Borangoy Tourism Kite Festival sa Sipalay City, Negros Occidental. Meron ding version yan ang Balayan sa Batangas na sinasalihan ng mga bata. Sa Angono naman sa Rizal, may ganyang pista rin pero ang mga pinalilipad na saranggola rito naglalakihan, mas makukulay at may iba't ibang hugis pa. Pagdating talaga sa sining at pagkamalikhain, hinding-hindi tayo pahuhuli. Lilipad at lilipad ang ating galing. Dahil natural na sa atin ang lagi namin sinasabing, ang kay alaman ay kay yamanan. Kay? Okay. Susunod, isang PBA player nagtangkaw manong manuhol nang mahuling dumaan sa EDSA busway. At pampagood vibes, silipin ang ilang makukulit na larawang kinatutuwaan online. Tuloy-tuloy pa ang makabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Na ba ng kahina-hina ng text message? Mga tawag na humihingi ng account numbers mo. Pinangakuan ka rin ba ng porsyentong too good to be true? Kung may bantay sa lakay sa pera mo, magduda ka na. Sigurado kaming putol yan. Huwag ka nang dumagdag sa mga numero. Laging mag-ingat,
maging alerto, huwag magpabudol. Pudol Alert, tuwing Linggo, 4:30 p.m. dito sa TV5. Mga kapatid, ito po ang inyong K-Alaman Queen, Kalad Karen. Always remember na ang K-Alaman ay K-Yamanan. Kaya para sa latest showbiz news at dagdag impormasyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Okay? Okay. What's up mga kapatid, it's your sports tito Mike Reyes. Huwag magpahuli sa mga umaaksyong bakbakan at harapan sa loob at labas ng bansa. Para sa mga pandiin ng sports news, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Peace and love. Natagpong patay ang 18-anyos na babae sa ilog sa bayan ng Ocampo sa Camarines Sur. Kahapon ng tanghali na makita ng mga residente ang wala ng buhay na katawan ni Danica Marie Pahate sa ilog sa barangay Mayogop.
Napag-alamang taga Iriga City ang biktima at dumayo ng sayawan sa bayan ng Ocampo noong Lunes. Sa investigasyon, may kachat daw ang biktima na taga Ocampo na siyang dinayo ng dalaga. Ayon sa mga pulis, posibleng hinalay bago paslangin at itapon ang biktima. Iniimbestigahan na kung sino ang nasa likod ng krimen at kung ano ang motibo. Isang PBA player ang nahuling illegal na dumaan sa EDSA busway. Ayon po yan sa SAICT o Special Action and Intelligence Committee for Transportation. Nagtangka pa raw siyang manuhol ng titikitan na. At live mula sa EDSA North Avenue, nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Brian, sino itong PBA player na ito? Oo, Cheryl, siya si Raymond Almazan at nahuli nga siya. Tulad ng sinabi mo, nahuli siya ng mga enforcer dito sa EDSA busway. At makikita nyo naman sa mga oras na ito, agad kumikilos ang mga enforcer kapag may sumusulpot na sasakyan na hindi naman pampasaherong bus. Kanina nga lang may nasampulang ambulansyang hiwala naman palaksakay na pasyente. At yun nga, eto na nga ang kwento nung nasitang motoristang basketball player. Huli sa akto ang paglabas ng isang motorista ng pera ng masita ng mga operatiba ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation sa EDSA busway nitong Lunes. Agad tinanggihan ng mga enforcer ang pera, kaya hindi na rin nila alam kung magkano ito. Ayon sa social media post ng SAICT, ang driver na nagtangka umunong manuhol ay si PBA player Raymond Almazan. Hindi idinetalye ng Department of Transportation kung ano ang katuwiran ni Almazan kung bakit siya dumaan sa busway. Pero paalala ng ahensya, mahigpit ang patakaran na nagbabawal sa pagdaan ng mga pribadong sasakyan sa EDSA busway. Kahit pa sa isang celebrity, kahit pa siya ay anak ng isang general, ipatutupad pa rin po yung rules ng busway. Tinikitan pa rin si Almazan na napag-alaman din na hindi nagdala ng registration ng sasakyan. Wala pang pahayag si Almazan sa issue. Ang PBA Commissioner's Office naman, ipinatatawag na raw si Almazan. Sa ngayon, wala pa ngayong isinasampang reklamo laban kay Almazan kaugnay sa tangkang panunuhol. Pero ilang beses nang nagpaalala ang mga otoridad na mananagot sa batas ang sinumang manunuhol sa mga traffic enforcer. Bukod sa PBA player, may nahuli ring ambulansya sa NEPA Q Mart sa Quezon City. Wala na ring bit-bit na registration ang nagmamaneho at wala pang sakay na pasyente. Pinara rin ang sasakyan ng PNP Soco na hindi raw otorisadong gumamit ng busway. Bukod sa mga pampasaherong bus, tanging mga PNP vehicles lang na may operasyon, ambulansyang may pasyente at truck ng bumbero ang pwedeng dumaan sa EDSA busway. Gayun din ang sasakyan ng presidente at vice-presidente, Senate President at House Speaker at Chief Justice. May multang 5,000 piso ang unang paglabag sa pagdaan sa busway. Kapag nakaapat na atraso, aabot yan sa 30,000 piso at kanselasyon ng lisensya. At bukod dyan, ipinagbabawal ang revised penal code ang panunuhol sa otoridad, ha? Pwede kayong makulong ng hanggang 12 taon. Eto na nga, sa mga oras na ito, eto yung sinasabi ko sa iyo, Cheryl, na may mga sinisita talaga ang mga enforcer ng DOTR, SAICT, tulad itong ambulansyang ito. Hindi daw, wala daw silang emergency, kaya titikitan ito ng disregarding traffic sign. Meron naman daw ORCR ang ambulansyang ito, so aalamin natin ang detalye nito. At sa mga oras na ito rin, paparating din naman ang mga bus galing PTEX. Kung sisilipin natin, medyo punuan pa rin sa mga oras na ito dahil nga galing silang rush hour at mga nag-uuwian ng mga tao galing sa trabaho. At patuloy ang pagbabantay ng DOTR SAICT. Handa silang pumara sa mga sasakyan na hindi bus tulad ng ambulansyang ito na nasa EDSA busway. Balik sa inyo. Maraming salamat, Brian Basa. Mabigat. Mabigat ang trapiko. Mabigat. Ito, dito tayo sa pampagaan, ang pagaramdam. Ito, minsan kasi, di ba, kahit pag-scroll lang online, na-achieve na natin, naggumagaan na yung pakiramdam natin. Dami kasing laman eh. Paano ba naman nga, nagkalat sa internet ang ilang larawang mapapanye ka na lang. O, silin na natin ang mga makukulit na post na yan sa Kwento sa Minuto ni Mark Logan.
Satisfied customer ka ba kapag nagpapa-rebond? Chicken in Lasal? Meron po ba kayong Pork Ateneo o kaya Arellano University? On the wings of love, up and above the clouds. Ipagluto mo nga ako ng nilaga, may beef dyan sa kusina. Hindi ka kaya ma-stress sa ganitong signage, malamig na yelo. Eh yung bigas na 44 pesos per kilo, mainit yan pag bagong luto. Kaibigan, tara, usap tayo. Ito ang aking first job experience with Pay, kayo ba? Pangarap niya ay maging star dancer, claim it. Kung ang homework eh tukuyin ang tunog ng uod, sabihin mo sa mama mo, Ma, ikaw na magtuloy ng pangarap ko. Nagbabalita para sa Frontline, Mark Logan, News 5. Bibili ako noon ng malamig na yelo. Saka yung ano, alam mo yung bigas na mainit pagluto. Siyempre. At yan ang mga balita at impormasyon dapat niyang malaman sa araw nito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas.